Bossing, laki na naman nakita natin ito. Ang haba lagi ng pila nang nagpapaayos ng gulong. Yung bonus ko, boss, ha? Ikaw talaga, Jeffrey. Magtrabaho ko nga muna dyan na mabilis. Mahaba ang pila, oh. Pag natapos mo yan, tsaka natin pag-usapan kung may bonus ka. Ito na po, boss. Bibilisan ko na yung pagkatrabaho. Ito ang araw-araw na sitwasyon ng Vulcanizing Shop na pag-aari ni Mike. Mahaba lagi ang pila rito. Mapamotorsiklo, kotse, jeep, hanggang sa malalaking sasakyan ay dito sa shop niya nagpapaayos ng gulong. Si Jeffrey ang katuwang ni Mike sa mga gawain sa shop na iyon. Hati sila ng trabaho, kaya kahit paano ay malaki rin ang porsyento ni Jeffrey. Nakakapagod man at talagang masakit sa katawan ang trabaho nila rito, ay nagsusumika pa rin sila dahil malakas ang kita, lalo na't pinipilahan ang kanilang pwesto. Sa lugar kasi nila, ay sila lang ang natatanging Vulcanizing Shop at katabi pa ng highway ang pwesto nito, kaya walang humpay ang mga customer. Mag-aalas 8 na ng gabi nang matapos nila Mike at Jeffrey ang lahat ng kanilang customer. Sobrang nakakapagod ito, pero masaya naman sila dahil palakas ng palakas ang negosyo nila. Nakagawian na nila na gabi-gabi bago umuwi ay umiinom sila ng alak. Pampawala ng pagod at pamparelax na rin kahit paano. Masayang nagkwentuhan sila Mike at si Jeffrey sa takbo ng negosyo nila at sa mga plano nila sa hinaharap. Matapos maubos ang dalawang beer na iniinom nila, ay napagdesisyonan nila na umuwi sa kani-kanilang inuwian. Habang kinakandado ni Mike ang pintuan sa shop nila, ay dinampot ni Jeffrey ang dalawang bote ng beer at nagkatitigan silang dalawa. Ikaw na bang bahala dyan, Jeffrey? Ako nang bahala dito, boss. Matapos nilang mag-usap, ay naghiwalay na silang dalawa. Habang naglalakad si Jeffrey, ay lumingon siya sa paligid, siniguradong walang tao ang maaaring makita sa kanya. Ilang sandali ang nakalipas, inihagis ni Jeffrey ang dalawang boteng bitbit niya sa kalsada kung saan dinaraanan ng mga sasakyan. Naghagis rin siya ng mga pako at iba pang mga bagay na matutulis. Matapos noon ay naglakad siya na para bang wala siyang ginawang mali at masama. Ito ang sikreto kung bakit marami ang nabubutasan ng gulong sa lugar nila. Sila mismo ang gumagawa ng dahilan upang mabutasan ng mga gulong ng mga sasakyan sa lugar nila. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, dumating sila Mike at si Jeffrey sa kanilang shop. Kagaya ng inaasahan, marami na ang nakapila sa tapat kahit hindi pa sila nakakapagbukas. Habang binubuksan nila Mike at ni Jeffrey ang kandado ng shop nila, ay nagkatitigan silang dalawa at napangisi sa isa't isa. Tapos noon ay sinimulan na nila ang trabaho nila. Siguro naka-anim na customer na rin sila at may mga nakapila pa rin sa labas. Kasalukuyang may tinatapos silang customer nang biglang may nadinig silang pagkiskis ng gulong sa kalsada at malakas na busina na nagmula sa labas. Sumalpok ang isang malaking truck sa Vulcanizing Shop nila Mike at ni Jeffrey. Inararo nito ang lahat ng nakapilang magpapavulcanize. Istulang nayuping lata ang buong shop nila dahil sa lakas ng pagbunggo. Nagkalat sa daanan ang mga parte ng katawan ng mga kawawang biktima.
18 kumpirmadong namatay sa aksidente at mahigit 20 ang nasugatan. Kasama si Mike at si Jeffrey sa namatay. Base sa imbestigasyon ng mga polis, wala na sa kondisyon bumiyahe ang truck na iyon. At ang mga gulong nito ay masyadong putpud na. Kita sa CCTV camera, nung malapit na ito sa vulcanizing shop, ay biglang sumabog ang isa sa gulong sa harap ng truck. Dahilan para mawalan ito ng balanse at dumausdos patungo sa vulcanizing shop nila Mike at ni Jeffrey. Walang mali sa paghangad ng sobra. Pero kung sasamahan mo ito ng maling gawain, ay ibang usapan na ito. Karma na ang bahala sa iyo. Guys, maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng video sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang video ay palike na lang po. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa Creepy Macpanset ay pasubscribe na lang po. At ihit niyo po ang notification bell para updated po kayo sa latest videos ng channel na ito. Palike na din po ng FB page natin. Dito po ay pwede kayong mag-send ng sarili nyong istorya, totoo man o fiksyon. Inaanyayahan ko din po kayong sumali sa FB group namin. Kabilang po dito sila Boss Bulalord at Incognito Stories at ang ating ibang mga tagapakinig. Simpleng tambayan po ito ng mga Pinoy na mahilig sa horror stories. Ang mga link po ay makikita nyo sa description box at sa comment section. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.